Let's start. Okay, so saan tayo minto last? Ito, no? Ito yung ating last. So, ginagawa natin is sinusubukan natin gumawa ng simpleng enrollment system. Yung offline, ha? Hindi online. So, ito na yung nasimulan natin using Visual Pax Pro. So, try muna nating i-run. Yan. Hingi siya ng student number. Lagay tayo. So, meron ba tayo? Meron. 1, 2, 3. Si ano yun? Si Pasio. Tapos, hingi siya ng section. So, gawin nating 1, 1. Pag in-enter ko yan, lalabas din sa area na yun yung section, nandoon yung semester, ito yung araw, oras, subject code, description, kung sining teacher, tsaka yung units. Okay? So, okay na. Kung 1-1 ang pipiliin niya. So, try ulit nating i-run. The same student. Let's say second year siya, no? 2-1. Ayun. So, ito yung schedule ni 2-1. Day, time, code, description, instructor, units. Malayo. Kasi sa in-between dito, merong ano yan eh. Alam ko rooms. So, andito yung semester, second sem, section 2-1. Okay? So, run ulit natin. 1, 2, 3. Ano napansin nyo? Maliit ito. Maliit. No? Maliit siya. Pwede na yan, kaso pangit. No? Kasi mag-scroll down ka pa at saka scroll up yun. Para lumabas yung ibang selection. Pwede mo siyang lakihan. So, paano mo siya lalakihan? Ang technique lang dyan is lakihan mo yung window mo. Anong window? Yung window choose. Kasi that is 5 by 20. Okay? Ang size niya. 5 by 20. So, pwede nyo siyang lakihan. Pwede nyo siyang gawing 25, 30, so on and so forth, no? So, paano natin siya lalakihan? So, papalitan ko lang itong size. So, let's say, gawin natin 30. Tignan natin ang magiging itsura. Student number 1, 2, 3. Anong lumaki doon? Lumaki yung lapad. And target natin yung haba, no? So, ibig sabihin, yung 30 na yun is the colon. Yung 5 na yun is the row. So, kung gusto mo lakihan yung row, palitan mo yung 5. Gawin natin, let's say, 15. At liitan ko tong 30. Gawin ko lang ano to. Let's say, 15. 15 by 15. Pag niran natin, 1, 2, 3. Ayun na. Ito na siya. Ito na yung selection natin. Kompleto na siya. Okay. So, it's up to you, no, kung anong design ang gusto nyo. So, 15, masyadong malaki yung 15, mga 10 lang. At mas maliit, medyo maliit yung 15 as width. Gawin ko ang ano siya, 18. Try ulit natin. 1, 2, 3. Ayun, maganda na tignan ang itsura niya. So, pag pinili ko si 1-4, kiklik ko lang si 1-4, lalabas yung schedule ni 1-4. Nandun yung semester at nandun yung section. So, pwede nyo lagyan ng ano yan, ng heading, no? Kunyari, lagay nyo rito day, dito time, code, description, instructor, tsaka units, pwede yon. Isesave nyo lang dun sa area na yon. Lagyan natin
So try nating lagyan, no? So yung line ng content ng schedule is nagsimula sa line dito siya galing, yung row. Anong row? Row 12. So etong first line na to, that is row 12. So pwede tayong maglagay sa ibabaw ng heading, no? So saan ako maglalagay? Anywhere, no? Any part of the program pwede 'yon. So kunyari dito ako maglalagay. So ilalagay ko if that is row 12, mga row 9 o 10. Pwede. So at 10, anong colon? Nasaan ba yung colon ng day? So asan yung colon ng day? Pag nagpa-say tayo, say day, nasa colon 5. So pwede ko rin gamitin yung colon 5, but in different row. That is row 10, sa taas. No? Then, let's say, isay natin yung day. So, try nga natin. Pinapaganda na lang natin yung itsura ng program natin. 1, 2, 3. Pili ako section. 1, 2. Ayun. Ayun yung day. Ayun. Ayun yung day. Ayun. Nuggets. Nuggets, no? Kaso ang late ng day. Pwede kong gamitin tong font na to. Para pareho. Control C. Lagay ko doon. Control V. Ayan. Okay? So, pag nirun ko siya, ES. 1, 2, 3. 1, 1. So, ayun na yung day ko. Pwede rin nating palitan ng color, no? Kung anong gusto niyong color. So, palitan natin. Kunyari, gawin natin 0255255. Anong kulay kaya ito? Let's try. Yes. Student number 1, 2, 3. 1, 2. Ayun. Okay. Ayun si day. Sa tapat ng time, lalagay natin yung heading na time. So, dito na rin ako, no? Control C, baba ko yan. And then, Control V. But this time, ang gagamitin yung colon, iba. Hindi siya 5. Nasaan ba yung time? Yung time nasa 15. So, pwede ko siyang ilagay sa 15. And then, sabihin ko rito, time. Okay? Same true sa saan? 1, 2, 3. Ayun, daytime. Subject code, tsaka description, tapos instructor, at saka units. Okay. So, kukopya pa ulit ako ng isa. The same row, but this will be, subject code, no? Subject code. Pwede na yung code. Sa row 10, but hindi siya sa colon 15, sa tapat ng S code, which is 35. So, colon 35. Tuloy na natin. Control V. Next to code is description. Nasaan siya? Hindi siya, wala siya sa 15. Nandoon siya sa DEST 50. Row 10, no? Row 10, colon 50. Ngayon, try nga natin. Yes. 1, 2, 3. ACT 1, 2. Ayun na. Time, day, code, description. May room pa yan dito. Kaso nga lang, yung data natin walang room, no? Pero lagyan natin ng room. So, open ko lang to. Control C, lagay ko doon. Control V, gawin ko tong room. At hindi siya sa 50. Nasaan ang room natin? Nasa row 130. At 130, papadisplay ako ng room. Control V again. The same. After ng room, instructor.
Okay. Asan ang instructor? Nasa tapat ng INST 140. This is row 140. A colon 140. Next is control V, units. Anong row ang units? Ang layo, no? 210. Sige. Bigay ang healing. No? This is 210. Pero pwede nyo i-adjust, no? Depende sa inyo. So, try natin. Yes, student number 1, 2, 3. I-enroll siya sa 2-2. Ayun. Daytime code, description room, instructor, units. Okay? Parang ang layo na, ang dikit na dikit yung room sa instructor. Ha? Usog natin yung instructor, no? Para naman masaya. So, ang iusog yung display na instructor, eto, papalitan ko lang itong 140. Gawin kong, let's say, 160. So, at the same time, dapat iusog ko yung field ng instructor. Asa na yung field ng instructor, mga kapatid? Ito, gagawin ko rin 160 to. Ito yung field, yung laman, no? Ito yung heading, yung string na instructor. Inusog lang natin. Kaya pag niran ko, 1, 2, 3, 2, 1, ayun. Instructor, wala tayong room, pero may units tayo. Okay na? Pwede nyo lagyan ng line niya, no? From here hanggang doon sa dulo, pwede. Line sa ibabaw, pwede rin. So, paano nyo ilalagay yan? Let's say, gusto kong lagyan ng line sa ilalim, no? Ng heading. So, di syempre, control B ako rito. Instead na row 10, magro row 11 ako. Colon 1. Or colon 2. Say, pwede ako magpasay ng ganito lang. Ngayon, control. Okay na. So, pag niran, yes. 1, 2, 3. Mag-i-enroll siya sa 1, 4. Ayun. Ayun lang, yung line. Nakita niya? Eh, gusto ko lahat. No? Hanggang doon sa dulo. Paano yan? Hanggang doon sa dulo. Iisa-isahin ko yan. Pag wala rito, hanggang dito, ilang colon meron tayo. Malalaman nyo yan doon sa window. Window new. 250 colon. Palitan nga natin. Gawin natin 230. So, ibig sabihin, gagawa ka ng ganong symbol, yung equal sign, 230 times. Para mapuno ko yung buong linya. No? Kasi pag niran ko yan, ito lang siya eh. Eh gusto ko buo. Hanggang dito, may line. So, ilang beses ako magsisay ng ano? Ilang beses kong i-execute? Nawala. Eto. Ilang beses? 230 times? Supposed to be. No? 230 times. The same... 230 times, the same row, pero nag-a-adjust yung colon. Pwede yun. So, meron kang 230 lines dito. 230 extra line. Tatype mo lahat yun. Madugo yun, no? So, ang gawin na lang natin, say, and then, natatandaan nyo ito. Ha? Mga kapatid, natatandaan nyo ba ito? Yes, sir. So, i-replicate niya itong string na to how many times? 230. Pero nag-start ako sa 2. So, 228. Plus yung 2, 230. Ayaw kong isagad, babawas ako pang dalawa. Di 200
26. Okay? Tama. Binawasan ko yung dalawa sa harap at dalawa sa dulo. Kaya naging 226 ako. Meaning, itong symbol na to, i-replicate ko 200... Nawala tuloy. 236 times. Ay, hindi 230, 26. Diba? 226 sir. Times. No? I-replicate ko yan 226 times at row 11. Starting at row 2. Yung ibig sabihin nito, itong structure na to. Okay? So, kung i-execute natin yan, let's say 1, 2, 3, mag-i-enroll siya sa 2, 1, ayun, sumobra. Bakit sumobra? Sumobra siyang konti. Bakit? Kasi, nagpalit tayo ng ano, font size. Ilan sinobra niya? Apat. So, tingnan nga natin. 1, 2, 3. Sobra siyang apat. Ay, 1, 2, 3, tatlo. Dapat minus 2, minus 5. So, minus 5 pa tayo. 221. Okay, so i-run natin. Ayun. Ay, meron pa rin. Haba kasi. Ba't meron pa rin? Masyado bang malaki yung 11? 200. Tignan natin. 1, 2, 3. Okay na. Meron pa ba? Meron pa konti. Meron pa, sir. 200 na ako, ah. Nanghula na tayo. Sige, 180. Run. Yes. 1, 2, 3. O yeah, wala na. 180. Wala na siya. So, gusto ko meron din ganito, ganito, sa taas, dito. So, paano gawin ko dyan? Gawin ko dyan, copyin ko lang to. No? Dito sa baba. This time, palitan ko to. So, ano to? 11, 12. Saan nag-appear yung 11? Sa ilalim. Tama. 10. So, ano lalagay ko rito? 9. Para 10, nandoon yung label. 11, nandoon yung next line. So, pag niran, 1, 2, 3, enroll siya sa 1, 4. Ayan na. Na? Ngayon, pansinin nyo, pangit yung display sa taas, no? Bakit natatamaan? Kasi, nagpapalit tayo ng font size. Kaya i-adjust mo talaga yan. So, hindi siya 9. Pwede ko siyang ilagay sa ano? Sa 8. Para umangat pa. At hindi matabunan yung ayan na, 8. Masyadong mataas. Tama? No? Huwag kayong mag-stick sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ano yun? 8, no? Pwede yung maging ano? Anong ginamit ko kanina? 9? Tapos ginawa kong 8? Pwede kong gawing 8.5, no? Pwede yung may point. Hindi laging 1, 2, 3, 4 yan. O yan, medyo gumanda na. Okay? So, nagkaroon na siya ng itsura. So, pag in-enter natin yung student number, lalabas yung kanyang course. Ilalabas na yung yung kanyang first name, last name, at yung section na gusto niya, at anong semester. Okay? Naka-first sem kasi yung schedule ng laman ng data natin. Tapos, ito yung schedule ng ACT-13. Ito yung mga instructor niya. So, let's say, pinalitan ko yung ano, instructor ng ano ng ACT-13 sa information management. Tignan natin kung mag-a-appear dito. So, silipin natin yung ating database. Anong pangalan ng database natin? SCED, no?
Skid ang pangalan ng database natin. Browse. So yung ACT11, ang instructor niyan ay si Mr. Feliciano. Kunyari pinalitan ko, no? Si Mr. XYZ. Control W. Tignan natin kung makukuha niya. Pag nirun mo, 1, 2, 3, nag-indul siya sa ACT11, ayun, si Mr. XYZ. Kaya kahit pag binagaming laman ng database, yun pa rin yung madi-display niya. Sa information management, theater niya si Mr. XYZ. 3 units. Ano pang kulang dyan? Ano pa nakikita niyong kulang? Ano pa pwede natin gawin dyan para ma-enhance? Para mas maganda. Hello, mic test. Where are you? Hello. Hello, mic test. Sir, paano lagyan ng picture yan, sir? A picture, later na yun. No? Bandang uli, mag-i-implement tayo ng picture. Dito muna tayo sa ano. Pansinin niyo yung units. Pansinin niyo yung units. Ano magandang gawin sa units? Ha? Lagyan ng guhit sir, pababa. Lagyan ng total. Adjust. Tama. So, dapat may total dito. Nag-gets niyo? So, iyan, i-add niya yan. Tapos, matototal yung number of units. Di ba, minsan kailangan niya, ilang units ang in-enroll mo? Tama? Yes, sir. Yes, sir. So, lagyan ng total. Ang question pa, paano mong ilalagyan ng total yan? So, magpo-formulate tayo ngayon ng computation ng units. So, lagay muna natin dito sa babang baba. No? Dito sa babang baba yung units. Anong lugar yung units? Dito ba? E paano kung apat lang yan? So, anong lugar yung units? So, pwede kong isunod sa saan? Sa last row. Kung ano mo yung last row na yun. No? So, ang gagawin ko dyan, at R, kung ano mo yung huling R na ginamit, dadagdagan ko ng isa, okay, anong colon, nasan ng units mo, where is your units, anong colon ng units mga kapatid, 210, no? So let's say, at R plus 1, colon 200, magpapasaya ako ng ano, total units. Okay, so tatamaan niya, gawin ko isang ano, 190, kasi nasa 210 eh. So gawin ko isang, magsisaya ako ng total units. Kunin ko lang to. Yun. Ginawa ko yung R plus 1. Kung kunyari, ang last row na ginamit ay row 10, ang mangyayari dyan, at row 11, i-display niya yung total units. Yung word na total units. Bakit ganun ginawa ko? Kasi kung ipifix ko yung row, paano kung ang subject niya, apat lang, tignan yung second year, apat lang yun. Saan mag-a-appear yung total units? Sa babang baba. Tama? Tama, no? So, try natin kung gagana tong formulation na to. Ira-run ko siya. Yes. 1, 2, 3. Mag-indul siya sa first year. Ayun. Asan ang total units mo? Ayun. Na? Ngayon, try natin i-run ulit. Pero this time, mag-i-enroll siya sa second year. Ilan ang subject ng second year? Apat lang. Ayun, nasan total units mo? Yun. Kung hindi natin pinormulate itong algorithm na ito,
Etong algorithm na ito, asan ang total units mo? Nandito. Maski apat lang yan, nandito yan. Kung ipipix mo. So, hindi natin ipipix. Isusunod natin sa value ng last row. Plus 1 lang. Para this is the last row, kung nasan yung number 2, plus 1, andun yung total units. Okay? Atras ko lang konti kasi pag kinumpute natin to, dito natin dinisplay, tatamaan yung word na total units. So, pwede ko siyang i-atras ng konti. No? Instead na 190, gawin ko siyang 185. So, pag nirun ko yan, kahit anong piliin ko dyan, second year, first year, andun lagi yung total unit sa ilalim. Ano dapat tawa sa tapat nito? Yung computation nito, yung summation nito, yun ang dapat nandito sa tapat na to. Tama? Hello, mic test. Tama ba? Matama. Tama. Ang question pa, paano natin gagawin yun? Yun lang, no? So, gagawa tayo ng, ang sagot ko dyan ay dito, sa part na to. Yan, 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 yan. Dito ako, bago ako mag, ano, skip. Bago ako mag-skip. So, bago ako mag-skip, kailangan nating mag-declare ng variable muna. Dito kayo di-declare ng variable. Sabihin natin, total units. Ano magandang ano variable? T underscore units is equal to 0. Nag-declare ako ng variable, no? O pwedeng wala ng underscore, tunits. Tunits is equal to 0. Ngayon, dito, bago ako mag-skip nung pointer ko, kukunin ko na ngayon yung total units. Tunits will be equal to tunits plus yung laman ng units. Ito, yung laman ng units. Ano yung variable ng units natin? Meron ba? Serum, say units. Ayun, units. So, plus units. So, initially, yung units mo, 0. Ayun, ah. T units is 0. Pag unang daan dito, ang mangyayari dyan, T units will be equal to T units plus unit. So, kanyari, this will become 0 plus yung unit ng first subject. Kung 3 yun, ang magiging laman ng T units is 3. Tama? Tama. Tapos pagbalik niya, mag-i-skip siya. Hindi siya mag-i-skip dito. Dito yan mag-i-skip. So, sa part na to, anong laman ng T units mo? 3. Tama. Pero yung pointer mo, nasa second subject na. Pagpanik dyan. So, pagbaba mo rito, ang laman nito is 3. Sa mangyayari, 3 is equal to 3 plus units. Yung units ng second subject, let's say 3. O di meron ka ng 3 plus 3. Paglagpas mo dyan, pagdating mo sa skip, ilan ang units mo? Uy. People at the back. Ilang units ka na? Pag nakadalawang ikot, tulog na sila, no? Ilang units na? Hello, buhay pa ba kayo dyan? Bedia, Dairo. Dairo. Sir! Ayun, no? 3 units na. 6 units yes. Ka na kasi nakadalawang subject ka na. So on and so forth until marating niya yung huling-huling subject nung section na yun. To total niya lahat ng units. Okay? Kaya kung irarun ko yan, yes, 1, 2, 3, mag-enroll ako sa first year,
walang in total units. Pero in reality, na-compute na yon. Bakit wala? Kasi nag-compute ka lang. Hindi ka naman nag-display. So, gagawin ko, pag-endo ko, no? So, kukunin ko lang to, Control-C, dyan, tapos, isa-say ko yung value ng aking, T-units, kung ano man yun. At location, 200. Okay? So, pag nilan, yes, student number 1, 2, 3, nag-enroll sa first tier, meron siyang 26 units. Pag binilang niya yan, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 subjects. Tama, 9 times 3, ilan? 27. Bakit 26? Kasi yung PE niya, 2 subjects lang, 2 units lang. Na? Kaya naging 26 units. Try natin, mag-enroll siya sa second year. So, pag nag-enroll siya sa second year, let's say 2-1, ilang unit ka lang? 11. Kasi ang subject mo, 3 at isang PE. 3, 6, 9 plus 2, 11. So, tama yung computation natin. So, ganun yung pagko-compute. No? So, dito, pinasok ko siya sa loop. Ito yon tong portion na ito. Kaya ako na-compute yung units. Paano ginawa? First, nag-declare tayo ng variable. Initial value, 0. Tapos, bago mag-loop, kukunin natin yung units ng subject na yon. Ipa-plus natin sa current laman ng unit ng T units. Tsaka siya maglo-loop. Pag nag-loop siya, pupunta siya sa second subject. Siyempre, kung ano yung units ng second subject na yon, ipa-plus natin sa previous value ng units. Kaya, pag nirun niyo yung program, mapapansin niyo, magto-total talaga yon. Ayun, no? 26 units. Pag tinotal mo yan, that is 26 units. So, may computation na, no? May computation yung program natin. Question? Puto lang alin? Alin ang putol, no? Total units, sir. Total units. Kasi yung position nung itong 26, tinamaan niya yon. Bakit? Kasi this is a numeric value. Meron niyang 9 agad, automatic. So, ang gagawin mo lang, iusog mo lang ng position. Napatungan niya yung ITS eh. So, para masolusyonan yan, ito lang ang problema niyo dyan, nung nag-say ka, no? Lagay ko sa 200. Pwede ko siyang iusog. So, gawin kong 205. Pwede rin, no? So, try natin. Yes. 1, 2, 3. Putol pa ba? Hindi na. Okay? Hindi na siya putol. Pero, kahit anong bago gawin nyo dyan, ito total niya talaga yan. So, 26 units. Pwede nyo i-apply yan sa mga sari-sari store, no? Yung magkano yung total na nabili. Bago ka mag-loop, mag-compute ka muna. Pwede nyo rin gamitin sa inventory program yan. Kung ilan na lang yung natitirang laman. Bago ka mag-exit ng loop, mag-total ka muna. So, ito yon. Anong next? What's next? Parang maliit yung ating, yung ating window. Okay? Pwede nyo itong habaan. Anong pangalan ng window na to? New, no? Gawin nyo lang. Kung gusto nyo yung habaan yan, baltahan nyo si window nyo. 25 yung size nyan ni. By 230. So, pwede ko siyang gawing, let's say, 30. Para lumaki ng konti. Pag ni-run, yes, lumaki na siya. 1, 2, 3. Inroll ako sa 1, 4.
Oh, lumaki na siya. Okay, so lumaki na, gumanda na, no? Pwede nyo lagyan ng guhit doon kung gusto nyo, mula rito hanggang doon, no? Gayahin nyo lang to. So, pagandahin nyo yung display nyo. Okay, so anong next? Ano pang nakikita nyong mali? Tama na yung program, pero may mga logical error yan. Yung logical error, yun yung mali yung processing, pero execution tama. No? Ano pa? La? So, pwede ka nang mag-ano dyan, mag-loop. Pwede natin gumawa ng looping dito, somewhere here. Tama? No? Diba? Para enroll another student. So, dito mo ilalagay yan. Oh. Enroll another student. Pag nag-yes, hihingi siya ng bagong student number. Paglagay ng student number, lalabas kung sino yon. Okay? Pag naglabas kung sino yon, hihingi siya ng section. Lalabas yung schedule niya. Enroll another student. Lagyan natin ng looping. Okay. So, paano natin lalagyan ng looping? Tandaan niyo yung ano, natandaan niyo yung if sa database. Yung if, natatandaan niyo sa database. Hello mga kapatid. Mag-remarks tayo rito. Gawa tayo ng remark, sabihin natin looping procedure. Ayan. So, looping procedure. Ayan. Pwede niyong simplihan yung looping nyo. No? Pwede yung at, sabihin nyo lang at. Anong ginagawa natin madalas? At, yung last line. Okay, ano yung last line? 200. Tignan nyo yung window nyo. 30 yung last line nyo. So, pwede ako maglagay sa 20 at row 28 or 27 colon. Sabihin natin colon 5. Isisay ko lang dyan is ano? Enroll another student. Student. Tapos meron pa tayong Y. N. Tama. Y. N. Okay. Tapos, anong ilalagay natin? Hello. Get. Variable. Say, ans. Tapos, magre-read. Okay? So, ganyan yung ano natin. Basic. Kaya pag nirun ko, 1, 2, 3, yun. Variable not found. Yung ans, hindi mo dineclare. Humihingi ka ng value para sa variable ans. Kaso, hindi ka nag-declare ng variable. Okay? So, pag sinabing variable not found, hindi mo na-declare yung variable. So, pwede ako mag-declare dito sa taas. Ans equals space. Space ano? 1. Bakit ganon? Ans is equal to space 1. Kasi ang laman lang ng ans ko is y or n. Hindi yn. No? Y or n. Kaya isa lang binigay ko siya. No? Maximum allowable number of characters na pwedeng maging content ng variable ans is only one. One character lang. So, pag nira natin, si 1, 2, 3, nag-enroll sa first year. Ayun, enroll another student, YN. Ang pangit. Tama? Tama ba? Hello, mic test. Okay na sa inyo yan? Yung ganyan display. Tatsamata, sir. Pangit, no? Hindi, nawawala yung pagka, ano, yung ganda ng screen nyo. Kasi ganun lang. Siyempre, gagawin nyo dyan,
Ano gagawin nyo dyan? Kukulayan nyo? O, kukopyahin nyo lang to eh. Kopyahin nyo to. Control C. Iba, ilalagay lang yan dyan. Gagana pa ba yan? Try natin. Gagana pa yan. Yes. 1, 2, 3. O, ayan o. Oh, gumana pa o. Oh. Diba? Papalitan nyo na lang yung kulay yan. Oh. Okay. Ayos na yan. Okay. Yes. Pag nag-yes, maglo-loop. Paano ang gawin natin mas maganda, no? Gawin natin, gawin natin dyan, gayahin natin, eto. Ito, gagayahin ko to, yan. Gagayahin ko to, no? I-declare, gagayahin ko to hanggang, sabi natin hanggang, yan lang. O, hanggang dito yan. Gayahin ko yan. Control C. Baba ako rito. Alisin muna natin to. No? Ayaw natin ng ganito. Dito, ko sa kinopia. Magdi-declare ako ng array with two element. So, ang pangalan ng array ko is ans. O kaya, sagot. Two element. So, yung first element ko, sagot 1, sagot first element, ang laman niyan ay ano, yes. Okay? At yung second element ko, which is sagot element 2, ang laman niyan ay sabihin natin no. Ayun. So, ito, alisin ko na ito. Hindi ko kailangan yan. Dalawang element lang ako. Sa portion na ito, at 1-1, get, hindi ako magiget ng B section. Ang igiget ko yung ans. Okay? So, ayan. From, anong array? Sagot. Ibig sabihin, pipili ako from the list. No? Kung ano man yung laman ng sagot. Eh, ang laman ng sagot dalawa, yes or no. So, yun yung magiging laman ng aking ans. So, hindi yung YM. Selectable. Okay? Ngayon, kailangan ilagay mo sa window yan. Sa window natin ilalagay yan. Pwede natin gamitin yung window choose. Di ba may declaration tayo ng window choose? Ito. Okay? Pwede natin ilagay yan doon. Tignan natin kung ano magiging itsura. No? So, kung gusto nyo gamitin yung window, i-activate nyo muna. Activate, window, choose, on, window new. Yan, no? Activate window, choose on window new. Ginamit ko na yan dito eh. Nasa na yun? Where is that? Ito, oh. Ay, hindi yan. Sorry. Acto, no? Ginamit ko na yun, eh. Inulit ko lang sa baba. Pwede yun. Pwede nyo pa ulit-ulitin. Ito, inulit ko lang dyan. Pero this time, ang magiging laman ng window choose mo, yes, no na. Hindi yung kanina na ang laman ay yung section. Try natin, ha? So, run. Yes. 1, 2, 3. Eting window choose ko. Tama? Ang laman niyan yung section. Pumili ako ng section. Yun. Ngayon, tignan niyo yung window choose ko. Ang laman, yes, no. No? Pipila ko, yes. Oh, umexit siya. Ba't hindi nawala yun? Kasi, dito, na-activate king window choose, humingi ako ng value sa loob ng window choose. Nag-read ako. Kaya huminto yun. Etong portion na to, eto may kagagawa niyan. Ngayon, pagka-read, dapat meron kang deactivate window choose. Isasara mo. No? Para mawala itong part na ito.
So pag ni-run mo, yes, 1, 2, 3, let's say first year ang in-enroll, ayun. Yes, no. Sabihin natin yes o sabihin nating no. Either the two, dapat magko-close tong window na to. So let's say no. Ayun, nag-close siya. Umexit yung program. So tama yung flow. Okay? So may laman na yung ans mo. Ano laman ng ans mo? Pwedeng yes at pwedeng no. Okay? Question. Question. Uy. Kaso, ang sagwa, no? Ang sagwa, tignan. Tignan nyo, ha? Dalawa lang ang laman, pero... Ito, walang problema dyan, eh. Dalawa lang yung laman yan. Ang laki ng... Ito, oh. Laki ng sobra. Okay? So, hindi pwedeng galawin niya. Kasi pag ginalaw mo yan, liliit naman yung sa una. Nawala na tuloy. Cancel natin yung program. Liliit. So, ang gagawin ko na lang dyan, magde-declare na ako ng another window para safe. Hindi ko magagalaw yung window choose. Pwede ko lang kasi i-copy yan dito sa baba. Tapos dito, pangalanan natin, window, define window, YN. So, pangalan ng window ko, YN. Hindi na siya rotten. Pwede ko na siyang gawing row, boat. Row ano? Row 3? 3 row? At 18 ang colon? O pwede tang ano lang yan? Mga 10. So, pagdating sa baba, ang i-activate ko ay window, ano? Hindi choose. Window YN. No? Kasi itong window na to intended to para sa yes-no selection. So, pinangalanan ko siyang YN. So, i-deactivate ko rin to ay window YN. Pag ni-run mo, yes, let's say, nag-enroll ako sa first year, ayun, YN. Okay? Lumiit. No? Kaso ang sagwa. So, pwede at ihabaan yan. So, pag nag-yes ka dyan, mag-exit. So, habaan natin. Habaan natin. So, pag hahabaan mo, 3. Palitan mo, gawin mong 5. Pag lalaparan mo, yun sa kabila, yung colon. So, pag niran mo, baka eksakto na. 1, 2, 3. 1, 3. O, yan na. Pwede na, no? O, gusto mo, laparan mo pa ng konti ito. Pwede kong palitan ito. So, dito, napansin nyo, dito lang ako nagpapalit. Hindi na dun sa program. Dito lang. Oh. So, gawin natin itong 15. Pag nirun ko yan, 1, 2, 3, 1, 3, ayun, medyo magandang tignan. Yes. Okay? So, kaso nga lang, ano na namang kaso yun? Kaso nga lang, tignan nyo, irarun ko. Student number, so 1, 2, 3. Lumabas. Section. So, dinola ko sa 2-1. Ano to? Ano tong tanong na yes or no na to? Ano yung tanong na yes or no na yan? Tayo alam natin kasi tayo yung nagpo-program. Pero kung yung simple user, paano yan? Paano niya sasagutin yan? Hindi niya alam, no? Kasi hindi naman siya yung programmer. Dapat may prompt yan. Kunyari, dito mo ilalagay yung prompt mo. Tapos ito yung selection mo. So, paano mo siya ngayon gagawin? Una, kailangan mo munang igalaw yung position ng window mo. Si window YN, nirun mo. Yung position dyan, nasaan? Nasa center ba? Nasa center ba siya? Nasa center siya ng ano? Anong window? Window new. Kasi nirun mo siya sa loob ng window new. Diba? Wala siya sa center in reality. Nasa row 5 siya, colon 85.
Paano ko siya ibababa? Baguhin ko yung raw. Anong raw ang maximum raw ni window nyo? 30. Try ko siyang ilagay sa raw 15. Tignan natin kung gagalaw yung lugar. Yes. 1, 2, 3. Oh, gumawa siya, di ba? Ayun yung raw 15 nung window na ito. Hindi yung malaking window na nasa background. Bakit ganon? Kasi inopen mo tong window na to sa loob ng window na ito. Paano inopen? Yung command natin, deactivate window in window. Ito yun, oh. Ito yun, oh. Ayan, oh. Dito, ang gusto mo sabihin, buksan mo yung window YN sa loob ng window new. Kaya ang gamit mong parameters is yung parameter ng window new. Hindi yung parameter ng main screen. Sa taas, ang parameter ng window new is 30 by 230. Huwag kang lalagpas dyan. Pag lumagpas ka dyan, hindi mo na makikita yung option mong yes, no. Okay, kaya yung positioning ko, hindi ko dapat palagpasin yung ano ko, yung lugar ko ng YN. 15. Medyo mataas pa yung 15, no? So, gawin ko siyang ano, 30 siya, di ba? Gawin ko siyang 20. Bababa pa yan. Okay? So, i-run natin. Yes. 1, 2, 3. Ayun, bumaba siya. Ngayon, gusto ko siyang i-move dito sa total o dito sa left o sa right. Saan nyo gusto? Sa left. Sa right. Sa right at sa left. Hello, mga kapatid. Where are you, no? So, move ko siya sa left. So, para ma-move yan sa left, ay mag-select muna tayo. Yes. Para mag-move sa left, anong babaguhin ko? Yung 85, no? Para ma-move yan sa left, bababaan ko sa 85. Para ma-move sa right, tataasan ko sa 85. So, let's make it 55. Nasaan yung part ng 55? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayun ang 55. So, pwede na. So, dito, sa tapat dito, dyan ako magsisay ng prompt. Ay, hindi ako nag-select. Sorry, ha? Cancel. Diyan ako magsisay ng prompt. Asan yung prompt natin? Iting prompt natin, eh. Ito, okay. Ito yung prompt. Ito yung prompt natin, eh. Ito, eh. No? So, saan ko isisay yan? Anong raw? Saan ko ba nilagay yung ano? Window YN. Nasa row 20. Okay? So, pwede kong isa ito sa row 20. Pwede ko ilagay yan sa row 20. O, sige, 22. O, 5 muna. Say. Ngayon, 11. So, gawin natin ano? 12. No? Hindi na ako magre-read. Kasi nagre-read na ako rito. Pero dapat ito ay nasaan? Nandito. Bago ka mag-declare. No? Ito dapat nandito. Kasi maunang lalabas to. O, pwede rin. Hindi naman madidetect eh dahil mabilis yung computer. So, i-run natin. Yes. 1, 2, 3. 1, 3. Ayun. Nakita nyo ba? Hindi. Bakit? Kasi, ngayon lang lumabas. Bakit? Kasi nga, wala tayong get dapat. No? Wala na tayong get. Ang pinaka-get natin, eto na. Eto na ang pinaka-get natin. Kaso, hindi ito lumabas. Bakit? Kasi, nauna kang mag-read. So, hingi muna siya ng value bago ito lalabas. Kaya hindi nyo nakikita. Kaya mali yung position nito.
dapat to mauuna dun sa taas. Yan, no? Para lalabas muna siya sa screen. Okay. Paglabas siya sa screen, tsaka siya hihingi ng option. Wala na yung YN. Andun na yung option, yes, no. Kaya pag ni-run, 1, 2, 3, 1, invalid na. Position is off the screen. Ibig sabihin nun, naka-off the screen itong 22.5. Bakit? Kasi ano bang active window mo? Yung YN. Ang liit lang ng YN, hindi kakasya ito. Itong word na enroll another student. Tama? Kaya nag-position is off the screen ka. So, bago mo buksan yung window YN, no? Bababa ko ngayon to rito. Tama? Bago ko buksan yung window YN, magpa-prompt muna ako sa loob ng window new. Ito, sa loob ng window new. Tsaka ako bubuksan yung window YN sa loob ng window new. Para dito, ang active ko, window new. Pag ito kasi, nilagay ko din eh, ang active na window, yung YN. So, maliit. Position is off the screen ng error mo. So, kung ilaran natin, 1, 2, 3, 1, ayun na siya. Ando yung enroll another student mo. So, madali na yan. Konting positioning na lang yun ng row column. Dapat ito, gusto ko nandito eh. Nakatapat dito. Din eh, no? So, pwede ko pa siyang ibaba. Gusto niya, baba natin. Sige, baba natin. Pero hindi pa ako nag-select it. Okay. So, ibababa ko lang to. Andun pala yung 22 ko, no? So, gawin ko tong 25. At idikit ko ng konti, gawin kong rotten. So, ano na itsura niyan? 1, 2, 3. Yun. Medyo maganda na. Uusog ko lang ulit to konti rito. So, baba ko konti. So, medyo maganda na yung dating. No? So, kayo, kung anong design ang gusto nyo, it's your decision. No? Okay? Basta ang pinopoint ko rito kung paano maggalaw ng laman ng screen. Okay na. So, pag nag-select ako ng yes, dapat maglulup yan dun sa taas. Okay? So, paano natin gagawin yun? So, ito yung looping procedure. Part pa rin ito ng looping procedure. So, pwede ka mag-if, diba? So, if ans is equal to yes, okay, ano lang gagawin mo? Pwede ka mag-clear ng screen at pwede ka mag-loop. Ayun. Else, anong gagawin mo? Wala lang. Clear lang ako ng screen. Or wala na akong gagawin, di ako magki-clear ng screen. I-end ko lang yung aking ano, loop. And if. So, pag nag-if ka, ang gagawin niya, pupunta siya dun sa pinakamalapit na do while, na active. So, meron ba tayong do while dito? Dalawa do while natin dito. Ito. Pero inactive na yan. Kasi na-reach na yung condition. No? So, dito, meron pang another do while dito. Asan na yan? Nakita ko yan eh. So, may do while pa tayo rito isa sa taas. So, inactive na rin yun kasi na-reach na yung condition. So, dito tayo. Gawa tayo ng main do while dito. So, do while point T point. Do while true. Okay? Tapos, pag nag-loop ka, doon yung pupunta sa do while true. Pag nag-loop, clear tapos loop, punta yan doon sa do while true. Else, ang gagawin mo lang dyan is undo. Pag nirun mo, 1, 2, 3, enroll natin siya sa 2-1. Pag nag-yes, pupunta ron. Yes. Ayun. Humingi ng another. 1, 2, 4. Enter. So, si Leslie Ann naman yan. Lagay natin yan sa kanyari. 1, 2. Pag nag-no,
Wala na. Ay, hindi. Nag-ano pa rin. Nag-loop pa rin. 1, 2, 3. No? Bakit nag-loop pa rin? Pag nag-no, nag-loop pa rin siya. Cancel natin. Mali yung looping natin. Dito. Ito, ito. Exit. No? Wala tayong exit. No? Nakalimutan kong exit. Sorry. Ayun. So, pag ni-run, 1, 2, 3, no, nag-exit na siya. Pwede mo ipa-clear yung screen, yung gusto mo mag-exit. O kaya mawawala ito, itong portion na ito. No, kasi ang nag-exit lang yung pinaka-main. Maganda dyan, ilagay nyo ito sa loob ng window choose. O window YN. Para pag nag-close yung window YN, mawawala na rin ito. So, kung paano nyo i-workout yung bahala na kayo. Okay na. Question? Question so far? So far question. Any question, people of the Philippines? Sir, upload nyo po yung video. Yes, no? Teka lang, mag-ano muna tayo. So, i-cut natin tong lecture dito. Tuloy natin bukas siguro. Wait for my announcement. Kasi, may question pa ako rito. Tingnan nyo, pag ni-run, no? 1, 2, 3. In-enroll ko si Luigi yan. Okay? So, na-enroll na siya. Tama. Ito schedule ni Luigi yan. Sa ACT 1-1. Tapos, hindi na ako nag-enroll. So, di nag-close na. Ang question doon, paano ko makikita yung schedule ni Luigi yan? Saan napunta yun? Yung schedule ni Lloyd Gian. Paano ko makikita yun? Diba? Hindi pa kasi natin sinisave sa database yung date, yung ano natin. Yung data natin. No? So, dapat ilalagay pa natin yan sa isang database. Ang laman ng database na yon, yung schedule ng bawat student. Yung isang database natin, ang laman ng schedule na yon, ang database na yon, ito, clear, DIR. Itong database na to, ang laman niyan, yung schedule ng bawat subject. Kaya pag nag-run ka ng enrollment program, dito siya huhugot ng data sa schedule.dbf. At dito naman sa StudPro, doon siya kukuha ng data para doon sa pangalan ng student based on the student number. Ang question ngayon, paano ko malalaman yung schedule ng bata, ng specific student? Paano ko malalaman yung schedule noon? Wala pa tayong database para doon. Gusto kong malaman yung schedule noon, ng specific na tao. Number one. Number two, gusto kong malaman kung sino yung naka-enroll sa section na yun. O sino-sino yung student sa section na yun. So, number two, query natin yun. Malalaman ba natin yun? Hindi. Kasi hindi natin ini-store sa database. Tama? Tama ba? Tama. No? So, next meeting, yun ang i-workout natin. Paano mo i-store sa database yung lahat ng data na hiningi mo during enrollment? Okay? Nag-gets nyo? May question pa? Wala na, no? So, kung wala nang question, wait lang, stop ko yung presentation. Tapos, attendance tayo.